So ito nga pala, eggshells na ipon. So sa pinagtatrabahuan ko, maraming ganito. Ayan, iniipon po namin mga eggshells. Ayan, marami po yan. Ayan. Pinapakain po ito sa mga alaga nating pabo, pato, gansa, para yung mga itlog nila matibay, kasi calcium po ito, ano? Pinapaaraw po namin ito, nililinisan, tapos niluluto sa kawali para medyo mamatay yung mga mikrobyo nila. Pakuluan, pakuluan. Yan. Then i-blender para madurog. Ipapakita ko sa inyo yung nagawa namin noon. Pinapakain namin sa aming mga alaga. Pwede rin yung gawin din itong calphos. So pandilig naman sa halaman. I-ferment sa suka. May ipapakita ko muna yung na-powderize namin, yung mga nagawa. So eto po, no? Ito yung na-powderize na. So ito yung naluto na. Then ito yung na-blender. So ito pa yung tsura niya. So yan. Yan, no? Pwede nyo gawing calphos po ito, yung i-ferment sa suka. Yan, so ito po. Pugasan po natin maigit yung mga itlog na nakolekta. So yan, marami po. Ayan, po. So ito po. So, umulekta po tayo ng maraming maraming eggshells. Ay, huwag nyo itatapon yung mga eggshells kasi mahalaga. So, hugasan po natin maigi para mamatay lahat ng mga mikrobyo, salmonella, lahat ng lahat dapat mamatay na hindi pwedeng ipakain sa mga alaga. Linisin. Tapos, ibibilad po ito sa araw. Tapos, pag mabilad sa araw, mas maganda, pakuluan po ulit sa tubig. Tapos yung pinaglagaan ay ididilig po sa mga halaman. So syempre palalamigin po yun. Ididilig po sa halaman. Maganda po yun sa halaman kasi calcium. Naman po is duduro. Pag niluto po natin to, idudurugin po natin. So kung may blender kayo, mas magandang i-blender para mas pino ang pagkakadurog po niya. So yan. Pwede po itong gawing calphos. Ang calphos po yung calcium potassium phosphorus, calcium phosphorus na tawag nito, i-ferment po natin sa suka para maging calphos, calcium phosphorus. So ito na po yung mga eggshells na nakolect natin at hinugasan. So napakadami po yan. Yan. Sa ngayon, pagkatapos hugasan, ibibilad po natin ito sa araw para mamatay yung mga mikrobyo, mga bakterya, kung ano pa man ang mga nandyan. Tapos atin po itong isasangag at ipapowderize. Yan, magandang calcium po sa mga alaga. So ayan po, pinaaraw namin yung mga eggs. Isang araw din yan. So ito na po yung mga eggshells na kinolekta namin. Then binilad po natin sa araw para mamatay yung mga mikrobyo. Yan, lahat ng klaseng mikrobyo. So isang palanggana yan, malakit po yan. Tapos yan, iluluto po natin. So sasangag lang natin dito sa kawali, mainit ang kawali. Gamit lang kayo ng uling para medyo tipid kasi medyo matagal-tagal to, sa dami ba naman nito. So huwag nyong hayaan na maging black or maging uling, dapat brown lang. Yan, so matatanggal lahat ng mga mikrobyo nya. At pwedeng gawin itong calphos, calcium phosphate, kung i-ferment sa suka. Po, ihalo nyo pong maigi. Umuusok-usok. Minimal lang yung apoy, kaya huwag sobrang malakas yung uling para huwag agad masunog. Yan. Hanggang brown lang po ang ano, kung kaya ang uling po itong niluluto nyo. Tuloy-tuloy nyo lang po yung paghahalo.
para umusok-usok pa, no? Makita nyo na, huwag lang masusunog sa ilalim. Yan, medyo, pag medyo brown na siya, eh, magsasalang ulit tayo. Marami pa yan. Napakadami yan. So, ito na. Medyo nag-brown na siya. Pwede na to. Sulog na yung mga mikrobyo dyan. Yan, kumpara dito, mga hinugasan lang natin. Yan, so pwede na natin itong i-powderize. So ito na po yung eggshells na sinag natin na luto. So ngayon idudurugin po natin, crush po natin hanggang sa maging ganito, maging pino, gamit po ang ating crusher. So ito, lagyan po natin itong ating crusher. Ayan. Tansyahan lang naman eh. Ayan, tapos sakto lang yan. Ayan, pipress ko lang po ito. Ayan. Kahit every 10 seconds. Unti-unti bunga po ba? Huwag niyong steady kasi masisira itong crusher niyo. Kung may mas maraming kayong crusher, yun ang gamitin niya. Pero okay na ba? Na mausok yan, amoy itlog. So yan, ilalagay pa natin dito. Yan, so marami yan. Yan ang itsura niya pag napino. So pwede gawing calphos o rektang ipapaisasama sa pagkain ng ating mga alaga. So calcium po yan. Ito nga pala yung ating mga ingredients sa paggawa ng calphos. So ito yung mga eggshells na naluto, nasangag, patay lahat ng bakterya nito. Huwag nyong hayaang maging black. So ito, brown one lang siya. Mild lang ang pagkakaluto niya. So ito yung ating suka. Actually, kahit anong suka, pwede naman eh. Tapos yung ating imbudo, saka yung ating container. So pwede pong 21 days to 30 days po ang fermentation. Ang sukat po nito is, kunwari, nasa 1 inch yung eggshells. Kunwari, dito 1 inch ang eggshells dito. Mga 5 inch naman yung suka. So 1 is to 5. Ayan na. Lagay po natin yung mga itlog. Actually, nilagyan ko na kanina yung iba. Kung mapapansin ninyo, nasa kahit 1 inches lang. Mga 1 inch. So 1 is to 5. Kung makikita nyo din, 1 inch. Basta mga 1 inch yung eggs. Ayan. Pupunin natin ng suka. So 1 is to 5 ang ratio niya. Ito ating imbudo. Tapos ibuhos lang po itong suka. Ayan, ibuhos. So ito po ano, ibuhos po natin itong suka. Ayan. So 1 is to 5. So nasa, kung 1 inches yung itlog, so nasa 5 inches itong suka. Kahit lang suka naman eh. Pero mas maganda yung natural daw. Kasi organic tayo. So, mamaya mapapansin ninyo may mga bula-bula ito. So, huwag nyo munang tapakpan hanggat may mga bula. Okay. Okay. Genius. So yan, no? Nasa, yan. So kung nasa isang kwan yun, lagagawin ba natin kasi dapat 6. Puno talaga. Ganyan na. Mas puro ito kasi dapat 6 yan eh. Mas puro itong magagawa. So kung mapapansin po ninyo, ano? May bula-bula.
Tingnan niyo po. May bula-bula po 'yan. Bumubula-bula siya. Huwag niyo munang tatakpan. So, hayaan niyo lang na ganyan. Pag nawala po yung bula-bula, tsaka natin tatakpan. So, lalagyan natin tagip niya. Tapos, istock po natin siya ng mga 21 days to 30 days. Kapag after 30 days, salain po natin, ilalagay sa isang malinis na container, yun na yung ating calphos. So, ihahalo sa tubig, pandidig ng halaman. So, wala namang overdose, kahit maraming ilagay nyo na calphos sa tubig. Kahit araw-araw, yun nga lang, ubos ang calphos ninyo kapag ginawa nyo yun. So, kailangan tipirin din kasi matagal gumawa ng calphos. So, isang buwan ang aantayin bago magawa. So, matagal. May mga bumubula pa. Medyo matagal yan. Antayin nyo lang bago po tayo magtakip. Yan. So, medyo matagal po, no? Medyo magbabubbles pa talaga siya. So, aantayin po natin na mawala itong mga bubbles na ito. Tsaka natin tatakpan. So, mga ilang minuto rin to. Antayin lang po natin na mawala yung bubbles sa stock na po natin. Ayan, so ilang oras din ang lumipas, more than an hour. So halos wala nang bula. Pwede na pong takpan itong ating ipa-ferment na eggshell sa suka. Ayan. Ito po ay kwan. Tawag nito. Stock i-ferment po natin mga 21 to 30 days pero sa amin 30 days na lang. So March 6 po ngayon, April 6 natin gagamitin. So kunwari April 6 daw yun, so after 1 month sasalain po natin tong eggshells na to and parang magiging ganyan din lang pong itsura niya, parang suka lang din, so may amoy na itlog ganun. So, ang paggamit po nito is isang takal lang yung lata ng sardinas. So, yung maliit na lata ng sardinas, 1 or 2 na lata ng sardinas, ihahalo po sa 16 liters ng tubig. So, actually, kahit damihan nyo po, walang problema. Pero, yun, mas matipid. Isa o dalawa lang. Pero kung gusto nyo mas marami, walang problema po. Walang overdose sa natural na calphos. So, maganda po ito sa ating mga halaman. So, itong calphos po na ito ay maganda po sa root system ng ating mga tanim. So, pahabain niya yung root system. Tapos, napaka-importante nito sa fruiting season. So, pampakapit ng bunga ng ating mga dragon fruit. Yan. Kahit anong bunga ng mga tanim, so, pampakapit po siya. Yan po ang kagandahan ng ating calphos. Calcium at phosphorus. Kung may mga katanungan po kayo, mag-message lang po kayo sa ating comment section. O may mga tanong o gustong gawa natin ng video, message lang po kayo sa ating comment section at pilitin namin gawan ng video po. Salamat. Please subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming video.